Guys, welcome back again to my YouTube channel. Welcome po dito sa aming tindahan. Ito po ang inyong tindera, Sevel Grace. For today's video, isi-share ko naman sa inyo ngayon yung order na dumating galing kay Shopee. So, kahapon lang siya dumating, guys. Umalis kasi kami kahapon. Pinasuyo ko na lang ito sa kapitbahay namin. So, ngayon ko siya i-unwrap. I-check natin kung maganda ba yung ating na-order, kung sulit pa yung binayaran natin. Bali, ito nga pala, guys, na in-order ko. Gamit ito dito sa tindahan. Meron akong ginagamit dito, kaso nga lang, parang hindi sapat yung liwanag na nakukuha ko. Dahil minsan may customer na nagre-reklamo, madilim daw yung labas, yung harap, hindi makita yung ibang item. So, meron kasi akong ginagamit, guys, na ganito. Sa iba kasing kasari, nakikita ko meron silang ganito. Kaya lang, saglit lang yung tinatagal nito. Meron akong una na order nito maliit, isang oras lang. So, umorder ako ulit nitong medyo malaki, dalawang piraso. Kaso nga lang, hindi ko pa nagagamit yung isa nito, defective na kaagad. So, ito ang okay naman. Kaya lang, dito ko lang siya sa loob na ilalagay. Gusto ko sana maglagay dun sa pinakalabas. So, nakita ko to sa online. Itatry ko siya. Sana okay naman yung na-order ko. At magamit ko ng maayos sa tindahan para naman mas makita ni customer yung mga item na nandun sa pinakaunahan kasi hindi nga nila nakikita, lalo na yung mga chichirya nagre-reklamo nisa si customer na ang bilim daw, hindi makita. So ayan, kaya napa-order talaga ako nito kasi matagal ko nang balak umorder nito, kaya lang nagdadalawang isip ako kasi baka mamaya defective na naman, diba? So, ang halaga nga pala nito, guys, mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano. So, ayun, guys, i-unwrap na natin siya. Ito yung ating gunting. Naka-bubble wrap siya, guys. Hindi naman na siya nilagay sa box. Bubble wrap na lang yung ginamit nila. So, tingnan natin kung okay naman. Sana hindi siya nabasag o kung anong problema pa sa item. Dalawang piraso na pala yung in-order ko, guys, kasi naka buy one take one naman siya. Sana okay naman to pareho kasi yung na-order ko dati na buy one take one, defective kaagad yung isa, hindi ko talaga siya nagamit. Kasi alam niyo yung pag chinacharge, umiinit siya kaagad kahit saglit mo pa lang chinacharge. So may problema yun, 'di ba? So hindi ko na siya ginamit kasi mamaya baka magkaroon pa ng problema. Mas magkaroon pa ng malaking problema. Kaya hindi ko na lang siya tinulog. Dinispose ko na rin kaagad. So, ayan siya, guys. Nakabox naman pala siya. Ayan, matanggal yung gunting sa kamay. So, ayan siya, guys. Ayan. Dalawang piraso. Ayan yung kanyang itsura. LED KK803 yung kanyang model. 90 watch, ayan siya, guys. May nakalagay siya na 90 watch. Tapos, andito yung kanyang model. So, open natin. Check natin kung wala siyang basag. Sana okay naman ang lahat. Ang kanyang, ano tawag dito? Yung pang-charge, basta yung wire. Iba kasing adapter, eh. Wala, alam ko wala silang adapter na binibigay. Mga ganyan lang. Ay, lumabas. Ba't ayaw lumabas? Ay, lumabas ka na. Oh, yun. So, ayan siya, guys. Meron siyang pangdikit. Ito siya. Ididikit ko to dun sa labas. Pinaka takip nung tindahan. Pagkainangat mo kasi siya. Pag inilagay ko to, maliwanag na to, diba, guys? So, ayan. Ito yung kanyang ididikit doon, tapos yata yung para mag-magnet dito. Ayan nga, magnet nga siya, guys. Tingnan natin kung hindi siya basta matatanggal. Hanapin natin ang kanyang switch. Saan ba yung switch nito? Teka lang. Ito yung kanyang ano, pag nag-charge dito ilalagay. So yung on dito, asan kaya? So mamaya, check ko muna yung on nito, guys, kung asan. Hanapin ko pa at i-check ko pa. Kaya balikan ko po kayo.
So ayun guys, balik po ako. Ito pa lang dito, andito yung kanyang kung saan ka magcha-charge. Then meron din siyang tawag dyan, yung plastic na pwede mo siyang isabit kung gusto mo siyang isabit. Tapos ito naman yung magnet kung gusto mo siyang idikit sa wall o kung saan pa man. Then andito din yung kanyang switch. Ayan siya guys. Ilaw pa naman siya. Ito yung factory charge ba tawag dun. So ayan siya guys. May tatlong klase siyang ilaw. So i-charge na natin to para mamaya magamit. Titingnan ko kung ilang oras yung itatagal nito para ma-full charge. So ayan siya. Okay naman siya guys. Sana wala naman siyang basag. Okay naman ang lahat. At yung isa i-check ko rin para kung sakaling may problema, kung may basag, may i-report natin kaagad sa ating pinagkunan. So ayan, meron din siyang magnet, same din yung isa at yung wire para sa pag-charge. And then check din natin kung wala siyang basag. So ayan siya guys, wala naman siyang basag yung kanyang tawag dito. Patayin mo ma-open yung kanyang pangsabit kung gusto mo isabit at yung kanyang switch. Naku, ayaw gumana. Siguro walang charge. Tingnan natin mamaya. I-charge ko muna kung gagana pa siya. Baka na full ano lang to. Na empty lang yung kanyang battery. So ayan, ayaw niyang gumana. Isa lang yung gumagana guys. Ito lang yung gumagana. So mamaya i-charge ko na to para makita ko kung okay itong isa. So ayan guys, chinards ko na siya, ayan siya, gumagana naman, nagbiglink yung ilaw niya sa loob, so ibig sabihin nag-charge siya. Titingnan ko na lang kung anong oras siya mapupuno, so ayan, 107, and then itatry ko din yung isa, wait lang guys. So ito naman guys, yung isa, gumagana naman siya pareho. Charge ko na to. Pagsasabayin ko na yung kukuha na lang ako ng ibang charger para mas mabilis siyang mapuno. So yun guys, balik po ako at yun nga. Okay naman yung na-order natin kay Shopee. Bali, naka-charge na siya. Pinagsabay ko na lang yung dalawa kasi meron naman ako extra. Sana maging okay siya. Bali, mamayang gabi gagamitin ko na siya. Then, i-update ko na lang ulit sa inyo sa susunod na araw kung kumusta naman yung ilaw niya, kung ilang oras ba itatagal niya. Kasi, kung okay siya, tapos kung yung tindahan niya is katulad ng tindahan ko na medyo madilim sa parting harap dun sa labas ng tindahan, pwede niyo rin tong magamit. Kasi, yung ganito nga guys, hindi sapat yung ilaw niya. Kasi, kulang pa rin. So, naisipan ko ang order nito kasi iniisip ko yung ilaw niya. Tingin ko kasi pahaba naman yung bumbilyan niya, baka maging sapat dun sa area na kung saan madilim sa parte ng ano. Hey guys, ng dito na lang din po yung aking shorts sa inyo. Ang amount nga pala nito is 333 pesos po yung kanyang total amount kasama na yung delivery charge. So ayun, hanggang dito na lang din po yung aking share sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aking YouTube channel, sa patuloy na panonood sa aking mga video. Sa mga hindi po nakapag-subscribe dyan, please subscribe my YouTube channel, Ever Gristo. At syempre, pakihit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod po pang video. Thank you so much. Bye-bye. God bless us all.